Panibagong public consultation sa isinusulong na charter change muling isinagawa sa Kamara. Ayon silang mambabatas, pangunahin nilang nais samyandahan sa saligang batas ay ang pagkakaroon ng economic provision na makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Si Mel Alasbora sa sentro ng balita live. Yes, Aljo, kung hindi ngayon, kailan pa? Yan ang tanong sa publiko ng mga mambabatas na nagsusulat. Kanina nga, inilatag din nila ang mga benepisyo nito kapag naisabatas. Pasado alas 9 ng umaga kanina nang umarangkada ang ikatlong out-of-town public consultation ng House Committee on Constitutional Amendments dito sa San Fernando City sa Pampanga ukol sa isinusulong na charter change sa Kongreso. Ngayong araw, partikular na inilatag ng mga mambabatas ang magiging direktang benepisyo nito sa taong bayan kapag naisabatas. Ayon kay House Committee on Constitutional Amendments, Senior Vice Chairperson Lawrence Defensor, economic provisions ng konstitusyon ang pangunahin nilang nais maamyendahan at para mas mapalago pa ang ekonomiya ng bansa at makapasok ang mas maraming foreign investors. Halimbawa, sa transportasyon at komunikasyon, kapag anya nagkaroon ng tsa-tsa, magkakaroon ng mas magandang signal sa internet at mas maayos na transportasyon sa Pilipinas dahil dadami ang players at mapapagandahan pa ang serbisyo nito. Dagdag naman ni House Appropriations Committee Vice Chairperson Stella Quimbo, ngayong namumroblema ang ating mga kababayan sa mataas na food prices. Alam nyo bang sa tulong ng tsa-tsa, kayaan niyang mapababa ang presyo ng bilihin dahil mas gaganda ang kompetisyon ito. May pro-tsa-tsa, meron din naman ditong anti-tsa-tsa. Para kay House Leader Franz Castro, hindi makatutulong sa bansa ang tsa-tsa dahil mga dayuhang negosyante lamang ang makikinabang dito. Una nang sinabi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi niya prioridad ang tsa-tsa. Pero tugon naman ng House Committee on Constitutional Amendments, itutuloy pa rin nila ang serye ng public consultation bilang hiwalay na sangay ng gobyerno, bagamat nirerespeto nila ang pahayag ng presidente. Sa ngayon nga, no, Aljo, ay nagpapatuloy sa aking likuran itong public consultation at maibahagi na lamang din natin sa ating mga kababayan kasi baka pumunta rin sa kanilang probinsya ang mga mambabatas. Sa bawat public consultation, may ibinibigay na bukod sa program na ganito, ay meron ding mga leaflets or mga detalye kung ano nga ba yung isinusulong ng mga mambabatas. Yan, may laman yan na iba't ibang binibigay yan sa lahat ng mga nandito kasi may mga non-government organizations, mga representatives from different universities, local government units, at iba't iba pang organisasyon para nga mailatag yung gusto nila tungkol sa tsa-tsa. At Aljo, maidagdag ko na lamang din, may binibigay din itong questionnaire para nga sagutan ng mga dumalo dito sa public consultation kung sila ba ay pabor o hindi dito nga sa tsa-tsa na makatutulong din sa pag-legislation at iba pang mga hakbang ng mambabatas ukol nga sa tsa-tsa. Aljo? Sa open forum, Mela, ano yung mga karaniwang concerns ng ating mga kababayan dyan sa charter change? At ano ang tugon dito ng mga mambabatas? Aljo, ibigay ko na lamang ding example, no? Kasi dito nga sa public consultation, may open forum na makakapagbigay ng mga katanungan at yung mga dito mga residente dito. At isa nga dun sa mga nagtanong ay may-ari nung sikat na Tocino Company dito nga sa Pampanga. At ang tinatanong niya, kung bubuksan itong ekonomiya ng Pilipinas sa mga foreign investors, kung talagang luluwagan na yung mga restrictions, paano naman yung mga local players, yung mga negosyante, mga Pilipinong negosyante? At sinasabi nga ng mga mambabatas, hindi dapat mag-alala kasi nga kung luluwagan ng ekonomiya, kung mas maraming papapasukin na foreign investors, ay tatapatan din yan ng mas mahigpit na hakbang ng ating pamahalaan at sisiguraduhin nila na hindi naman madedehato ang ating mga lokal na negosyante. Aljo? Maraming salamat, Mela Lesmores.